nakikita niya ang pagi na yan. Tingnan niyo yung mga mountains, guys. Tingnan niyo yung puno. Tingnan niyo, grabe ang lamig. What is up, guys? For today's video, mga ka-Diyano ko, anyway, this is John Jericho Jacob nga pala, no? So for today's video, mga ka-Diyano ko, kung mapapansin nyo, yes ho, hindi po gabi. At ang oras ngayon is 3:59 AM in the morning, mga ka-Diyano ko. Actually, wala pa tayong ganun tulog at medyo namamalat-malat pa yung boses natin, no? Kasi medyo kulang ng tulog, pero ayun naman, medyo energetic pa naman tayo ngayon. At nag-almusal tayo ng bahagya sa bahay para naman dito sa buong vlog natin, meron akong power na maibigay sa inyo, no? Ano nga ba gagawin natin sa vlog na to? Pupunta tayo ngayon dito sa may kahabaan ng Marikina, Rizal, Tanay, at kung pa pala rin Infanta, yan. Isang mabilis na ano lang to na ride, morning ride or breakfast ride para sa inyo, mga ka-channel ko, para makapaggawa rin tayo ng mga drone shots natin kasi medyo natatambak na yung drone natin sa bahay para naman may paggamitan tayo at para naman din bago yung makita nyo sa mga vlog na or sa vlog natin, mga ka-channel ko, no? So wag na natin patagalin to, mga ka-channel ko. Intro muna natin tong video natin in 3, 2, 1. Nandito pa lang tayo sa may part ng Espanya, guys. Actually, ito yung talaga yung dinadaanan namin papunta doon. Espanya, Manila, San Juan. After na San Juan, Quezon City, Cubao. And then Marikina, then dire-diretso na yan. After doon, mga ka-channel ko, makikita nyo kung ano nga ba yung dinadayo naming mga riders at kung bakit umaga kami umaalis. Yan, mamaya malalaman nyo. Kasi kapag ikinuwento ko lang, well, meron nga tayong kasabihan, no? To see is to believe. Yan, ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba nawiwili ang ibang mga riders, kagaya ko, na pumupunta doon. Alright? Kasi alam nyo, mga ka-channel ko, ha, wala ako akong gaanong pera dito sa wallet ko. Actually 500 lang ang laman ng wallet ko, no? And ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mararating ng 200 pesos nyo dito from Manila to Infanta Quezon, or kung papalarin tayo, sana makakita tayo ng Infanta Quezon, no? One thing lang na napansin ko ngayon, madaling araw ngayon, no? Alas 4 na umaga. Kung mapapansin nyo, no? Itong dinadaanan natin, actually boundary na to ng Manila and San Juan. Napakatahimik. Ay, hindi pa pala San Juan to, Quezon City pala. Yeah. Kasi andyan nyo na medyo unfamiliar na ako dito sa lugar na to. No, napakatahimik ng lugar, guys. Tingnan nyo. Ang dilim. I don't know kung madilim ba talaga, no? Pero yes, technically madilim kasi alas 4 pa lang. I'm using tinted visor kasi. Kaya medyo, yeah, bawas yung vision natin ngayon. Nakakatakot to. Ako lang mag-isa. Oh my God, guys, samahan nyo ako. Kung pinapanood nyo to ngayong umaga or gabi, yes, I will gonna tour you here. Oh, yun. Puno ba yun? Parang nakatayong tao. Ano ba yun? Ang creepy ng biyahe. Parang di na ako ulit bumiyahe ng ganitong madilim pa. Wow. Guys, kinikilabutan ako. Wala man lang akong kasabay. Oh my God. Wala man lang akong kasabay, guys, oh. Isa lang. Usually, di ba kapag ganitong oras, meron ng mga tricycle. Bakit? Kasi may pasok sa school. Tuesday ngayon. May pasok sa school. Mag-uumpisa yan, elementary. Yan, prep, kinder. Maagang pasok niyan. Kailangan alas 5 nasa school na kayo. Diba? So, technically, dapat na ibabiyahin na niyan. Napakadilim, mga ka-channel ko. This is Quezon City. 4 a.m. in the morning. Okay, guys. We are about to enter the Marikina property or... let's say, city ng Marikina, no? Kaya napakabilis ng biyahe natin. Actually, wala pang 20 minutes from Manila hanggang dito yung biyahe natin. Yan, actually, ngayon nga lang nagkakaroon ng mga sasakyan, eh, oh. Kanina talaga doon sa dinaanan natin, wala. Yan, Marikina to, guys. Pag nadaan kayo dito at mayroong pababa na ganito, ibig sabihin, welcome to Marikina. Okay, guys, tapos na tayo mag-almusal. At 5:11 na ng umaga. And gusto ko, kulit na pala to. And may nakita ko kanina mga motorcycle group or yeah, mga group sila nagmomotor.
Nag-stopover sila dito at umakyat na sila. Well, siguro ganoon na lang gagawin ko. Doon na tayo magpapasikat ng araw doon sa may Shell Boso Boso. Second stopover natin, Shell Boso Boso. Bakit nga ba pinipiling maging stopover yun ng mga... Wait lang. Check ko lang yung gamit ko na baka mamaya takbo ko ng takbo. Lana pala akong wallet at cellphone. Okay. Okay. Makakauwi pa naman tayo, guys. Ano? Mga motor. Alright, so bakit nga ba mga kadyanan ko na pinipili ng mga motorcycle group na mag-stop over doon sa Shell Boso Boso? Well, mga kadyanan ko, ang ganda kasi ng view doon. Talagang, alam niyo, para kayo nasa tuktok na ng bundok, tapos ang view niyo ay nasa ilalim, tapos puro bundok, puro puno, puro fog, mga kadyanan. Tingnan niyo naman yung kalsada, napakaluwag, guys. I think, yeah, still Pasig pa rin tayo. Nabusog ako doon sa chicken, wait ako. Yan. Mamaya magreklamo kayo sa lakas ng hangin, no? So guys, nandito na tayo ngayon sa may Shell Boso Boso. At kung nakikita nyo itong nasa likod ko, pagpasensyahan nyo na medyo madilim pa, no? Pero kung makikita nyo yung foggy na yan, tingnan nyo yung mga mountains, guys. Tingnan nyo yung puno, tingnan nyo. Grabe ang lamig. Last week, galing tayo ng Tagaytay. At kung i-compare ko yung weather or kung gaano kalamig dito compared sa Tagaytay, mga ka-channel ko, mas malamig dito. Bakit? Kasi sa Tagaytay, eh, parang ano na siya eh, overrated na siya. Kumbaga, when you say Tagaytay, lahat ng sasakyan, lahat ng turista nando doon, compared dito sa may Antipolo or Rizal. Mapapansin nyo mga ka-J channel ko, wala ang ganong sasakyan. At tingnan nyo naman mga ka-J channel, napaka-natural. Nakita nyo ba yung drone footage natin dito? Napakaganda. I don't know kung may edit ko siya para mawala yung mga fog kasi medyo mafog pa ngayon. Time check, it is just 6:30 ng umaga mga ka-J channel ko. Sana na-share ko sa inyo yung point of view ko dito, yung POV ko kung gaano kaganda yung nakikita ko dito. Ang mga nakasabay ko dito, mga bikers, mga nagpipicture din dito. Ang ganda kasi ng tanawin, guys. Kung kayo ay taga Maynila at makakakita kayo ng ganito, eh, this is one of a kind scenario or scenery na pwede nyo matunghayan sa buhay nyo. Tinan nyo naman yung mga bundok na yan, no? And I hope yung mga next generation natin ay maabutan pa yung ganito, no? Hindi na lang basta mapapanood nila sa video. Gusto ko, or sana ipanalangin natin, no, sa mga apo natin, sa mga magiging anak natin, or sa mga magiging anak ng mga anak natin, sana maabutan pa nila to, no? And I'm making this video para na rin sa sarili kong memories na someday pag tumanda ako, nakapunta ako sa Marilake, na ito yung itsura ng Marilake noon. Ang ganda, guys. So tara na, mahaba-haba pa yung biyahe. Tipirin natin lahat ng battery natin at battery ng drone. Papakita ko naman sa inyo yung mga iba pang tanawin dito. Natagalan tayo dito sa stopover natin dito. Bakit mga ka-J channel ko? Kasi hinintay pa nating sumikat yung araw. Wala akong may papakita sa inyong drone footage kung dumire-diretso tayo. But anyway, I hope naging worth it yung paghihintay natin sa araw para alam nyo naman yung makapagkuha tayo ng mga drone footage na malulupit. And yeah, mga ka-J channel ko, satisfied naman ako, no? Kasi actually nakaakyat tayo dito 6 or 5:30. Anong oras pa lang ngayon? 6:30. So siguro mga isang oras din tayo naghintay doon. Marami tayong nakasabay na mga bikers. Marami tayong nakasabay na mga big bikes. Yes, mga ka-J channel ko, literally big bikes. Ang gaganda ng motor nila. I hope someday makabili tayo ng sarili nating big bike. Alam niyo yun, hindi masamang mangharap. Kaya alam nyo, kung meron kayong pangarap, meron kayong gusto sa buhay, sabihin nyo lang ang sabihin para someday kapag na-reach nyo na yung goal nyo na yun, mababalikan nyo yung memories na anong ganitong taon, anong ganitong araw, sinabi ko lang to noon sa sarili ko yung nabibili ako nito. Then ayun, pag dumating yung araw na nabili nyo na or afford nyo nang bumili ng mga gusto nyo, ang sarap sa feeling mga ka-J channel ko. Look at that view. Oh my God. Kapag ka pupunta kayo dito, mag-iingat kayo sa mga curves dito dahil ang daming na-aksidente dito. Yan, no? Kailangan magaling kayong mag-banking, kailangan magaling kayong mag-balance ng motor nyo. And at the same time, dapat hindi dudulas yung gulong nyo. Kung hindi, eh, katapusan na. Ang daming na-aksidente dito, kaya dapat kung pupunta kayo dito, tamang, ano lang, chill lang, di ba? Huh?
ba yung da? Nagka-counterflow ako. Tama ba? Mali. Dito. Sorry guys, ngayon lang ako nakapunta dito. Hindi ko alam kung saan yung daanan. Wow, may parisan dito. Almusala ng mga riders. For only 50 pesos, meron na kayong paris with rice at mainit na sabaw na ihigupin sa napakalamig na weather dito. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, kung i-compare ko yung lamig dito, doon sa Tagaytay, mas malamig dito mga ka-J-Channel ko. I swear, hindi sa magiging OA. Actually, hate ko talagang pumupunta ng Tagaytay kasi napaka-overrated niya. Oo, nandoon na tayo sa malamig. Nandoon na tayo sa marami rin puno at bundok. Pero alam nyo yun, yung thinking ng mga tao na malamig doon. So nagpupuntahan sila, ang result nagkakaroon ng congestion. Naiipon yung mga sasakyan doon, 'di ba? Kapag naiipon yung sasakyan, naiipon din yung pollution. Kaya ayun, hindi na malamig. Look at that, mga ka-channel, hindi pa sumisikat yung haring araw. Ay nako, good morning. Good morning guys. Woo! I hope sa mga nakapanonood dito, ma-feel nyo rin yung napi-feel ko, no? Sobrang lamig, wala pang araw, maluwag ang kalsada. Ang tanging kalaban lang natin is yung isip natin, no? Kailangan natin kontrahin, hindi tayo lalagpas sa limit natin. Kailangan 60, 70, mabilis ka na masyado nun. 60 lang dapat. Yan. Maintain lang dapat yan. Kasi kapag nag-70 ka, mararamdaman mo naman masyado ka na mabilis. Sarap guys, kanina nakita ko yung mga big bikes, talaga nakakalula yung mga motor nila Parang mapapatabi ka nang wala sa oras Well, someday guys, sana pala rin pa tayo sa buhay. Bibili tayo nun. Lahat ng bata makikita natin na gustong maka-experience ng big bike. Yes, mga ka-channel ko, ako na hindi naman sa medyo may kaya din naman yung pamilya namin. Pero, having the fact na medyo may kaya yung pamilya namin, bibihira. Actually, hindi bibihira Hindi pa nga ako nakaka-experience makasakay sa big bike. So, pag tayo nagkaroon ng big bike, lahat ng bata na gustong maka-experience or bumomba man lang o mag-rev, mag-gas dun sa motor natin para man lang marinig nila yung sound ng big bike. Vroom vroom, yung ganon. Bibigyan ko sila ng opportunity na ma-experience yun. Diba? Napakagandang napakagandang vision sa sa magiging plano . Wala pang pambili. Wala pang pambili, nagpa-plano na . Well, mga ka-J-Channel ko, gaya ang sinabi ko kanina, walang masamang mangarap. Ang paggagawa ng pangarap isa yan sa nagiging tool. Isa yan sa nagiging way para ka lalo magpursige sa buhay. Tipid sa kuryente, tumira dito guys. Napakalamig, literally. Tumatagos sa jacket, tumatagos sa pantalon ko yung lamig. Ang tanging kalaban nyo lang dito talaga pag tanghali. I don't know kung mainit pa nga ba dito sa tanghali kasi tignan nyo naman sa kapal pa ng mga puno dito. Whew! Ang lamig guys! Whew! See that curves guys? You need to dance with them. Para alam nyo yun, yan, makakasabay kayo. Whew! Ang lamig. Kita nyo yung kalsada guys, kung hindi motor, taong naglalakad lang yung mga kasalubong nyo dito. That's why, nawiwili ako pumunta dito. Actually, this is my 4th or 5th time na pupunta dito. Yes, 4th lang ata, 4th yan. Pakasabihin ng tatay ko, napakagala ako . 4 beses pa lang nakakapunta dito. Yeah, babanking nyo lang, pero wag nyo isasagad, baka tumama yung center stand or yung side stand ng motor nyo. Probinsya na probinsya.
sobrang lamig. Sobrang tayinig din ng kalsada. I like this place, guys. I like this place so much. Very, very much. Siguro nga, kung isa ka sa taong lumaki sa Maynila at mapapadpad ka sa ganitong lugar, hindi maaaring hindi magugustuhin yung ganito kapayapang lugar. Ganito kasariwang hangin. Ganitong klaseng lamig. Believe me, guys. Hahanap-hanapin nyo. Lalo na ito na malapit-lapit, no, sa Maynila. Actually, pag nasa taas ka nito, abot tanaw mo ang Maynila. Oh, look at that big bikes! Woo! Padaan na sila. Ay, nahiya pa yung nasa likod ko. Look at that, oh. One more. Wow! Ito pa. Sa likod. Yun, no? Hehe. Mga boss yan dito. Mga pro na yan. Yan yung tipong 30 minutes lang from doon sa shell na tinigilan natin ngayon sa taas. Kaya nilang akyatin yan. Sa kapal ng gulong nila, guys, easy mag-banking sa kanila dito sa lugar na to. Sa kalsadang ganito. Sa atin kasi medyo maliit pa yung gulong natin. Kaya prone talaga tayo sa dulas. Guys, 10 minutes na lumipas na bumabiyaya tayo dito. Nakalimutan ko na mag-video, nakalimutan kong vlogger na ako. Sa sobrang ganda ng daanan dito, napakatahimik, na-enjoy ko yung biyahe natin. Bakit, mga ka-J channel ko? Well, sa Maynila hindi ka naman makakapag-drive ng 10 minutes dire-diretso na puro gas ka lang, na puro kembot-kembot ka lang. Dito, guys, 10 minutes, 15 minutes straight, magdadrive ka, kay kembot-kembot ka lang. Actually, masakit na nga yung katawan ko eh. And take a look at that, guys. Ang taas na natin. Kaya pala medyo nabibingi na ako, nagkakaroon na ng pressure yung tenga ko. Ang taas na ng lugar natin. And yet, hindi pa to yung peak ng Marilake. We still in Rizal, as far as I know. Dadaan pa tayo ng Laguna and Quezon. I don't know kung makukumpleto natin yun, no? Kasi ngayon pa lang napapagod na ako. Yan. Meron pala ditong mga nagtitinda na. Last time kasi na nagpunta ako dito, as in parang probinsya. Ngayon siguro dahil sa pandemic, kailangan nilang sumayad dahil may mga nagtitinda na sa gilid-gilid. Like almusal, gulay, ayan, mga pananim. Diba? Yun lang, medyo rough yung iba pang daanan dito. Pero the rest, ganyan kakinis yung daanan dito. O, diba? Swabe, guys. Oh. 7:09, guys, ng umaga. Sobrang lamig. Kanina yung lamig medyo ano eh, parang hangin pa eh. Ngayon yung lamig, kala mo nasa reef ka. Woo! Kanina, kung mapapansin nyo, guys, ah, meron na akong sinisingit-singit na drone footage dyan. Medyo tumitigil-tigil tayo sa gilid kapag medyo may magandang spot, ganun. Ngayon, babakbakin muna natin ito. Napakalamig, guys. Kung mapapansin nyo sa boses ko, medyo nangangatal. Literally, ang lamig. Ang sarap tumira dito. Wow, look at that mountains dito sa gilid natin, no? Isa sa sikat na landmark dito kapag pupunta ka ng Marilake. Ayan, Martesen. Pero ngayon, lalagpas muna tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Inamesta ako na ako magpapicture dyan. Mahabagin, bigay na natin sa kanila. Napakalamig, guys! Kamusta, guys? Kamusta, mga ka-day channel ko? Paanong oras nyo man ito pinanonood? Kuha kayo ng makakain nyo, kuha kayo ng kape nyo. Look at that fog. Tingnan nyo kung nasaan tayo. Nasa tuktok tayo ng bundok. Look at that! Woo!
Mabuti na lang at hindi maulan ngayon dito kasi nitong mga nagdaang linggo, yan actually nung nakaraang pa namin binabalak pumunta dito ng mga kaibigan ko. Ngayon, thankfully, hindi umulan. Pinagbigyan tayo ni Lord. Parang ako lang yung pinagbigyan ni Lord na umakyat dito. Kasi actually, dalawa yung inaya ako na kaibigan ko dito na umakyat. Lahat sila, hindi nakasama. Yung isa, nakainom kagabi kaya hindi na natin sinama. Ayan, sayang. Tito ko sana yun. Pero, alam yun, gusto ko rin naman minsan mapag-isa umakyat dito. Para na, ma-experience ko kung ano nga ba yung feeling na umakyat or mag-drive sa ganito. Guys, I'm already 23 years old. Ngayon ko lang na-explore yung mga ganitong bagay sa buhay ko. Kaya alam yun, live life to the fullest. Look at that view. Mga ka-day channel ko, ha? Take note, 100 pa lang ang nagagastos ko pang gas. Ay, hindi, kanina kumain pa pala tayo, 75. Oh, 175. 175 pa lang ang nagagastos natin sa ganitong experience. Napakalamig.